Israel Bacdayan na mayroong pumagat na Holy Spirit's role in the life of the treasure. Atin po ibigay ang ating pong atensyon sa kanya po. Magandang minsan ngayong umaga. Magandang umaga po. We are grateful and thankful for the wonderful presentation of Pastor Paul. We really appreciate that because he laid down the foundation, the historical foundation and theological foundation of treasurership. Ano po? At ngayon ay binigyan ako ni Sir Angel ng isang napakibigat na assignment, very specific, ang Holy Spirit's role in the life of the treasurer. Pero nais kong i-revise yung title na yon, almost the same, siguro ay gawin nating treasurer's greatest need. Okay? Yung pong, actually hindi lang ito ang, hindi lang tayo mga treasurer may pangangailangan, kundi lahat po tayo na maski hindi treasurer na narito ngayon ay malaki ang pangangailangan natin sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Okay? Maraming salamat din sa Area 11. Hindi na daw po makita rito sa kabila. So, sagad na. Hindi na makita. Nakikita na po ninyo? Oo. Ha? Alin? Masyado naman sigurong mataas na. Ha? Ayan. O, sige. Usog po natin. Ayan. Okay. Ayan. Sagad na. Okay. Kailangan ng pangkalso. At saka jack. Okay. O, na-jack ka na po. Okay. Sige, pagpatuloy po tayo. Magandang umaga po ulit. Okay. Ang aking lecture mga kapatid ay kanina ay napakaraming tawanan sa presentation ni Pastor Paul. Ngayon dito medyo serious tayo ng konti. At ito po ay siguro nakita ninyo sa Facebook, mayroong blooper doon, may mali. Inilagay doon na ang Pope daw nag-visit sa General Conference. Nakita nyo? Oo, meron ha? It was posted in the Facebook Pastor Paul that the Pope visited General Conference thanking Elder Wilson because he did not approve ordination of women. You know? Mga mali-mali, eh bakit mapupunta ang GC, ang Pope sa GC? Wala naman siyang business doon. At saka napaka-busy ng kanyang itinerary. Alam nyo, last time, nung January, nung pumunta dito ang Pope, ay meron din nagsabi, Pastor Bak, galing sa US ha? Galing sa US, dalawang pastor, kaibigan ko. Sabi niya, Pastor Bak, totoo ba? Pakicheck mo nga. Tanungin mo nga kay Dr. Bukaya, kung talaga bang nagpa-confine ang Pope dyan ng ilang oras sa sanitarium? Ah, di ba? Oo, nailagay din yan sa Facebook. Ayun, another blooper yun. Ah. Ang daming mali-maling nilalagay sa Facebook. Kaya bago tayo maniwala kuminsan sa mga naka-page doon, ay pag-isipan muna natin. Ano po? Ngayon, ang totoo niyan, yung visit ng Pope sa US, okay, ito, ay may kinalaman sa prophecy. Okay? Diba? Alam natin yan.
At yun ang totoo. Talagang ipiniprepare niya na ang kanyang kapangyarihan para sa pagpapatupad ng Sunday law sa lalong madaling panahon na ating mahigit pang madali kaysa ating inaakala. Yun ang katotohanan niyan. At kung titignan niyo yung presentation, ang sabing ganoon, mayroong pagtag doon, maski na atheist ay namamangha kay Pope Francis. At sabi niya, believable talaga itong Pope na ito. So, nakukuha niya ang sympathy, maski na mga atheist, maski na yung mga non-sectarian na makiisa sa kanyang advocacy. At yun ay delikado, mga kapatid. Alam natin ang katotohanan. Ngayon, ang isang bagay na medyo may delikado ng konti. Pastor Paul, do you understand Tagalog? No problem. Wala. So somebody must translate with Pastor Paul. Okay. Okay. Just try to catch what I'm thinking. The Holy Spirit will enlighten you. Okay. Okay. Nung nagpunta siya dito, when the Pope came here last January, I saw in my two ears the statement at narinig ko, I hear in my two ears ang statement ng papal nuncio. At sinabi doon, the Pope is the vicar of Christ, vicar of the Son of God. And then it was repeated after several minutes by the anchorman of the news who interviewed the papal nuncio. And sabi niya, ang Pope ay vicar of Christ. Ay, pamumusong yun eh. Sino ba ang kahalili ni Kristo? What? Yeah, it's the Holy Spirit. Let's take a look at the text. It says here, in John 14:26, but when the Helper, referring to the Holy Spirit, comes, whom I shall send to you from the Father, the Spirit of truth will proceeds from the Father, he will testify of me. Nevertheless, I tell you the truth, it is to you, to your advantage, that I go away. For if I do not go away, the Helper will not come to you. But if I depart, I will send him to you. And when he has come, he will convict the world of sin, and of righteousness, and of judgment, and of sin, because they do not believe in me. Now, ito ang facts, mga kapatid. Ang Holy Spirit ay talagang gumagawa kung ano yung ating nalaman, napag-aralan, yun ang kanyang ihahayag sa atin. At igagabay tayo sa katotohanan. Yan ang role ng Holy Spirit sa buhay ng bawat isa sa atin. Ngayon, mga kapatid, ay napakalaking pamumusong na alawang kasalanan hindi ipinagpapatawad. Di ba? Yung pamumusong laban sa banal na Espiritu. Hindi ko alam kung may kapatawaran pa ang institusyon o ang personality ng mga taong gumaganap ng kahalili ng banal na Espiritu. Mga kapatid, pero isang bagay ang dapat nating tandaan. Ang banal na Espiritu, hindi ang Papa, okay? Ang siyang kinakailangan natin sa tuwi-tuwi na. Sa tuwi-tuwi na, mga kapatid. At 16, okay? However, when the Spirit of truth has come, He will guide you into all truth, okay? Oh, for He will not speak of His own authority, but whatever He hears, He will speak, and He will tell you things to come. He will glorify Me, for He will take up what is Mine and declare it to you. Wow! What a wonderful statement. Luluwalhatiin niya ako, at kung ano ang sa akin ay ibibigay niya sa inyo. Wow, napakagandang statement, ha? All things that the Father has are Mine. Okay? Therefore, I said that He will take of Mine and declare it to you. Dalawang beses sinabi. Ha?
lahat ng sa Ama ay sa akin. Lahat ng mga bagay ibig sabihin ay sa akin. Ang sabing ganon, ang banal na Espiritu ibibigay sa atin. Kaya kung nasa atin ang banal na Espiritu, wala na tayong pangangailangan pa. Amen? Aba, kaunti. Hindi ko alam kung naintindihan ninyo mga kapatid. Now, let's take a look at the spirit of prophecy. Ngayon, ang aking role, mga kapatid, ay tignan natin, alam na natin yung theological background, nabanggit na ni Pastor Paul yung treasurer's theology. I'm glad, Pastor Paul, you touched about stewardship. And I don't have to do that anymore. Okay? And you will do that in your other presentations too. And more about treasurers. So I'll just speak a little about spirit of prophecy statement regarding treasurers and the Holy Spirit. Now, ang sabi sa atin, take a look at this statement from the spirit of prophecy, friends. The Lord calls upon those who are in positions of trust, okay? That includes you and me, okay? Those whom He has entrusted His precious gifts, okay? To use their talents of intellect and means in His service. Ang treasurer, just like what Pastor Paul mentioned this morning, is not an ordinary job. Not everybody can do it. Amen? It is a gift. Amen? Aba, konti ang amen ah. Amen? Yan. Natatanging kaloob ito. At maski na kayo'y treasurer, maski na kayo'y accountant, ha? Marami pa rin kayong malalaman pagka patuloy kayong maglilingkod ng matapat sa Panginoon. Amen? Kasi iba ito sa other job, sa labas. Ito'y gawain ng Panginoon. Mga kapatid, okay? At ang sabi dito, yung precious gifts na yan, alam niyo yung talent, talent yung magaling ka sa mathematics. Talent yan. Pero yung talent na yan, unless na ibigay mo sa Panginoon yung talent mo, that will not become a gift. Okay? Pero kung ipinagkaloob mo yan, bibigyan ka pa ng Panginoon ng kapangyarihan and it becomes a gift coming from the Spirit. So, magiging spiritual gifts mo yan at gagamitin mo sa gawain ng Diyos. Amen? At dadagdagan pa yan ng Panginoon kung anong meron ka. Hindi nyo ba gusto yan, mga kapatid? Kaya lang gagamitin natin, kagaya ng sabi kanina, sa kabanalan ng Panginoon. Okay? The Lord calls upon those who are in positions of trust, those whom He has entrusted His precious gifts, to use for the talents of intellect and means in His service. Our workers should present before these men a plain statement of our plan of labor, telling them what we need. Okay? Ano ba yung kailangan natin? To establish this work on a firm basis. Okay? Yung paghusayan ng gawain, yung patatagin ang banal na gawain, okay? Some of this will be impressed by the Holy Spirit, okay? To invest the Lord's means in a way that will advance His costs para palaguin ng kanyang banal na gawain, mga kapatid. Another statement. Take note, okay? Mark the case of Ananias and Sapphira. Okay? Ananias and Sapphira. In pretending they had consecrated their entire possession to God, they lied to the Holy Spirit. Alam niyo mga kapatid, nakakalungkot ngayon. Merong mga ilang pananaw na gumagala na ang Holy Spirit ay power lang ng Diyos, hindi talaga siya Diyos. At ang masaklap ay galing pa ang pananaw na yan sa ibang bansa, sa US particularly. I met some of these people. At yun ang kanilang pananaw. At ang sabi nila ay, ang spirit of the mga, yung mga pioneers nung una, ganyan ang position nila. Okay? Yung oneness position, yun yung pananaw na Diyos ang makapangyarihan. Ha?
siya lang. At yan ay delikadong pananaw. At ang Holy Spirit ay power lang. No. Pero in this statement of the Spirit prophecy in the text that we have read, we have found out that the Holy Spirit is a specific person. And it tells us, they lied to the Holy Spirit. Okay? At kung mapapansin nyo, ang statement ni Jesus Christ kanina sa John, He, ilang beses na He ang kanyang ginamit, referring to the Holy Spirit. And as the result of their deception, they lost not only the life that now is, but that which is to come. Nakakalungkot na kung hindi tayo magtatapat at hindi natin kikilalanin ang kapangyarihan ng banal na Espiritu, wala. It is sad for anyone to handle sacred things. Kayo tayo, yung ating sinasabi kanina, yung ating hawak ay banal na bagay. Okay? And yet bring unto the service their own peculiar traits of character, making God to serve with their sins. At ang sabi dito sa atin, mga kapatid, God desires them in their position of trust to exemplify the mind of Christ. Ha? Gayahin natin magkaroon tayo ng kaisipan ng ating Panginoong Hesukristo, mga kapatid. Na ang kanyang burden ay ang church, ang kanyang burden ay ang gawain ng Diyos, hindi yung pansarili, mga kapatid. Delikado yan pag nauuna ang pansarili. Take a look at Judas. Ha? Judas had an excellent trait of character. Oh, mahusay si Judas. Matalino. Matipuno, maganda na lalaki. Oo. Okay? And might have been a great blessing to the church had he been steadfast and resisted temptation. But he was treasurer. Ha? Huh? The statement says, he was treasurer. And this position gave him an opportunity to practice what? What? To practice dishonesty, huh? Had he been humble and teachable, he would have said about the work of reform when his conscience was awakened. Huh? He saw the sinfulness of his course. Nakita na niya na mali. At nandoon siya sa ganong posisyon at meron siyang desire na kumuha ng kumuha. But what happens? But he sinned, ang sabi ganon. And instead of being softened and subdued by the lessons of Christ, his heart became hardened and more unimpressible. Delikado, mga kapatid. Delikado. So, mga kapatid, yung ating gawain, kung dumadating tayo doon sa kalagayang natutukso tayo kasi nag-iisa tayo, eh, nandiyan dyan ang pera. Lalo na kung may panahong may sakit. Nako, eh, buhay yan eh. Ha? O kaya merong emergency, tatakbo sa'yo. Eh, wala namang pahintulot ang board. Papayagan mo kaya? Ha? May mga ganong situation kung minsan tinetest ng ating credibility as a person, as a treasurer, mga kapatid. Dumadating yung panahon, gipit na gipit. Wala kang makain, pero merong malaking pera sa iyong hawak-hawak. Ha? Dumadating ba yung tukso na yan? Ha? Ah, mga kapatid, ang banal ay banal. Ang banal ay banal. At kung gagalawin mo yan, eh merong consequence na malaki yan. Lagi kong sinasabi ito, yung aking, nag-start kami ng business ng aking mother, patahian ng t-shirt. Dumating kami sa punto ng aming hawak na tao ay halos umabot ng more than 70 people. Okay? At nakakatapos kami ng 10,000 dozens of t-shirts a day. Pero dumating kami doon sa punto na talagang tinetest ang credibility mo. Na kailangan ng materyales. Eh wala ka natira kundi yung tinabi mong ikapo. One time nagalaw ng aking nanay. Pagkatapos dumating na magalaw, sunod-sunod ang trahedya. Ang sabi ko, nanay, ano ba nangyari? Naku, pasensya ka anak. Nais ko ipagtapat sa iyo, kasalanan man ito, pero sabihin ko sa iyo, nagalaw ko yung ikapo. Naku.
na kunanay sa lahat ng bagay. Kung meron kang hawak sa kamay, ibigay mo na agad sa church. Huwag mong gagalawin yung ikapu na yan. Sapagkat yan ay para sa Panginoon. Dahil pagkayan ay dumating ang trahedya at tutuksoyin talaga tayo ng kaaway. Dadating yun susunod-sunod, nasakit, may pangangailangan, emergency, at sabay-sabay yan. Once na nasimulan mong magbigay, sunod-sunod yan. At maubusan ka. Tutuksoyin ka ng kaaway. But once na yan ay tinatagan mo, nailagay mo sa iyong prinsipyo, ito'y banal, ito'y sa Panginoon, ito'y hindi sa akin, you will experience the bountiful blessings of God. Amen? Aba, kaunti ang amen. Amen? Aba, ewan ko kung hindi nyo nararanasan, mga kapatid. But yan ay personal na karanasan, mga kapatid. Okay? Some of the disciples manifested displeasure at this act, referring, alam ninyo, si Jesus Christ ay napunta sa bahay ni Simon at nandoon si Mary Magdalene at nagbuhos ng alabaster box. Si Judas ay namura. Okay? Namura. Eh bakit sayang naman yan? 1 year's wages? Ang laking pera yan. Eh bakit binasag lang at binuhos lang? Sana napakaraming taong mahihirap ang natulungan niyan. Yun ang view ng isang treasurer, isang accountant. Pero ang sabi, some of the disciples manifested displeasure at this act. Judas, okay? Naghinayang din yung mga ibang disipulos, but Judas, particularly Judas, boldly expressed his disapprobation of such wasteful extravagance. Ang sabi, sayang. Napakarami sanang matutulong. He also thought that Jesus should hold no communication with Mary because of her past life. Naku, yung babaeng yan, marumi yan. Ano ba, bakit ba? Binibigyan ng Panginoon ng pansin at ibinuhusan pa siya ng napakamahal. Kung ibinigay na lang yun. Judas, the prime instigator of this disaffection among those who sat at the table, okay, was a strange to the deep devotion and homage which actuated Mary to her deed of love. Ipinapakita ni Mary ang kanyang labis na pagsamba at pag-worship sa Panginoon. Iyon ang nasa isipan ni Mary. Ha? Ang nakita naman ni Judas, iba. Yung panghihinayang. Ha? Ang sabi ganun, he had been appointed treasurer for the United Funds of the Disciples. Ha? Pero ang sabi nga noon ito, he had dishonestly appropriated to himself the means which were designed for the service of God. Kumukupit na pala siya. Kumukupit na pala itong si Judas. Ha? Nang hindi alam ng marami. Kaya no wonder why there was a time na kinakailangan magbayad ng tax yung mga alagad, walang pera. Ha? So dito sinabi talaga, si Judas nangungupit. Si Judas not pay. Ha? Nakita nyo yung design, sticker yon sa mga tricycle, sa mga jeep. Ha? Judas not pay. Judas not pay. Ha? Nakalagay yon doon. Ha? Until, sabi dito, he had indulged a spirit of avarice until it had overpowered every good trait in his character. Dumating na siya doon sa kalagayang tinitignan niya kung ano yung makukuha niya, imbis na yung kanyang maibibigay, may paglilingkod. Okay? Huwag sana tayong ganun. Hindi ko lang alam kung kapag ang mga auditor nag-audit, tinitignan yung mga ikapu ng mga treasurer. Hindi ko alam yan, ha? This act of Mary was in such marked contrast with his selfishness. Yung generosity, yung pagsamba ni Mary, ha? Kabaliktara naman sa kanyang pagiging makasarili. Ha? Pagiging makasarili. Okay?
that he was ashamed of his own avarice and sought to attribute his objection to her gift. Ah, pagtatakip lang pala ang kanyang ginagawa para hindi makita yung kanyang pagiging selfish and to a worthy motive. Turning to the disciples, he asked, why was not this ointment sold for 300 pence and given to the poor? Ha? Ang sabi ganun, hindi, sayang naman ito, naibigay sana sa mahirap, napakarami sana ng taong mapapakain ito. Huh? Thus he sought to hide his covetousness under apparent sympathy for the poor. Ang sabi ganun, ipinakikita yung kanyang pakikisa sa mahirap, pero sa katotohanan ay meron siyang pagiging makasarili. When in reality, he cared nothing for them, for the poor. Ito yung napakadelikadong statement, mga kapatid. Let tayo mga treasurers, magkaroon tayo ng self-check. Bakit ba tayo nagtitipid? Bakit ba tayo nag-iimba? Bakit tayo naghihigpit? Para sa gawain ng Diyos. Para sa mga may pangangailangan. Para pag may nangailangan, meron tayong ibibigay. Di ba? Yun ang true motive natin. Yun ang true motive, mga kapatid. Ang sabi ka noon, the Savior did not repulse Judas. He gave him a place among the 12. Binigyan siya ng pagkakataon na makarecover. He trusted him to do the work of an evangelist. Huh? He endowed him with power to heal the sick and to cast out evil, devils. Huh? Binigyan pa siya ng kapangyarihan magpalayas ng demonyo. But Judas did not come to the point of surrendering himself to Christ. At yun ang nakakalungkot. Kapag ang isang ingat yaman, kapag tayo mga kapatid na merong napakahalagang posisyon ay hindi lubusang sumuko sa Panginoon, mayroong dakilang panganib. Amen? Kaya tayo na mga nakaupo na, kung pipili tayo ng magiging kapalit natin, make sure na ang number one quality ay converted siya. Amen? Ha? Hindi lang basta maalam sa number. Kasi pag mahusay sa number, mahusay din yan kumupit. Mahusay din yan kumupit, mga kapatid. Ha? Pero kung pagkayan ay converted at mahusay sa number, mahusay na treasurer yan. Mabibless ang church. Amen? Magkakaroon ng malaking pondo ang iglesia. Okay? At ang sabi dito, while he accepted the position of a minister of Christ, he did not bring himself under the divine molding. He felt that he would retain his own judgment and opinions and cultivated this position to criticize and accuse. Kaya kung pagkaminsan yung mga taong accuser ay you have to think twice to this kind of people. Eh baka yun ay kanilang cover up lang, mga kapatid. Judas was highly regarded by the disciples and had a great influence over them. He himself has a high opinion of his own qualifications and looked upon his brethren as greatly inferior to him in judgment and ability. Ah, mataas ang kanyang tingin sa sarili at mahina ang kanyang tingin sa kanyang kapwa. The church would never prosper with such short-sighted men as leaders. Pagka ganun ang mga leaders natin, mga kapatid, mahirap umunlad according to spirit of prophecy. Okay? Peter was impetuous. He would move without consideration. Ah, pabigla-bigla din si Pedro. Ah? John, who was treasuring up the truth that fell upon Christ's lips, was looked upon by Judas as poor financier. Si John ay bulagsak ang tingin niya. Ha? Huh? Pero si Matthew, tignan ninyo, binigyan ko ng highlight si Matthew, mga kapatid. Ito yung mahusay na quality ng treasurer. Matthew, whose training had taught him accuracy in all things. Accountant si Matthew, maniningil din ang buwis kagaya niya, okay? Was very particular in regard to honesty. So mga kapatid, tayo mga treasurer, kung tukuha tayo ng ating kapalit o kukuha ng assistant, ay number one ay honesty. I had the privilege of talking to Denzel McNilos. Dr. Tam, ito yung mayamang nagdo-donate ng ano sa GC.
mayroong mga malalaking boulders ng truck at sa developer. At saka siya ay banker. Ang kanyang bangko ay Sterling Bank. And sabi ko sa kanya, what is your secret? What is your philosophy in your company? My number one philosophy, ang sabi niya, ay first is honesty. Honesty. If a person is honest, I can trust him. I can put him into a position. I am not worried. But if he is not, then I have to think twice. I have to think twice. Kaya mga kapatid, yung honesty na yan ay napakahalaga. I hope tayo mga kapatid magre-recommend ng kapalit ay yung honesty. At tayo talagang pangatawan na nga naman natin na tayo ay honest sa loob at labas ng ating pagkatao. At idalangin natin sa Panginoon na palagi tayong maging honest. Amen? Okay? And he was ever contemplating the words of Christ and become so absorbed in them. Laging mag-meditate ang panatilihin natin ang ating pagiging honesty kung meron tayong malapit na relasyon sa Panginoon. Ang banal na Espiritu ay pananatilihin tayong tapat. Amen? Siya ang ating kailangan para tayo magtapat. The power of the Holy Spirit will accompany the labors of those who dedicated their energies and their all unreserved to all the completion of the work that must be done in the last days. Okay? Mga kapatid, ang kapangyarihan ng banal na Espiritu ay sasamahan ang kalakasan, ang gawain ng lahat ng nagtatalaga at nagkakaloob ng lubusan sa kanyang banal na gawain sa huling panakapanahonan. Angels, ang sabi dito. Hindi ko alam kung kasama dito si Sir Angel. Ha? Angels from heaven, sa kalangit pala ito. Angels from heaven will cooperate with them. Ha? Ang sabi ganun. Angels from heaven will cooperate with them and many will be brought to the knowledge of the truth and will gladly cast into their lot with God's commandment-keeping people. Means will flow into the treasury. Strong laborers will be raised up and unwanted fields of the great region beyond will be entered and the work will soon close in triumph. Mga kapatid, let us all remember that we are spectacles of the world and of angels and to men. Mga kapatid, bagamat ang treasury, mga kapatid, ay ito ay tayo-tayo lang. Hindi tayo masyadong exposed sa pulpit. Pero mga kapatid, let's all remember that we are all spectacles. Ano yung spectacles? Tinignan ko sa Wikipedia. Ang spectacles, tayo pala yung tinitignan. Pinapanood, ha, mga kapatid, ng mga anghel. At maraming mga tao, sa mga tao, nakikiramdam sila sa atin, mga kapatid. Tinitignan pala tayo, mga kapatid. Ha? So wala tayong pwedeng itago. Okay? Therefore, each one should inquire with meekness and fear, what is my path of duty? Entire consecration to the service of God will be revealed for the molding of the influence of the Holy Spirit at every step along the way, mga kapatid. Ngayon, gusto ko lang i-review sa inyo ang role ng Holy Spirit sa pangsyon ng isang tao. Okay? Paspasan natin ito. Number one, to convict sinners and turning them to repentance. To teach, guide, the study of the Word. Okay? To remind believers in times of need the biblical passages they have learned. To intercede and bring our petitions to the Heavenly Father. Okay? To give proof and assurance that we are children of God. Paspasan ko. To give power to the preaching of the gospel. Para makapangyarihan ng ating pagtuturo, ang banal na Espiritu. At yung ating pagbabago, mga kapatid, hindi trabaho ng nanay at tatay. Ito'y trabaho ng banal na Espiritu. To implant in man the new nature, mga kapatid. Ngayon, ito yung conditions natin para tanggapin ang lottery. Number one, magkaroon tayo ng pangangailangan ng banal na Espiritu. Okay? Ang banal na Espiritu'y dadating kung ating hihilingin. Mga kapatid, yung ating pagdalo sa mga pagpupulong ay mahalaga sapagkat ang banal na Espiritu nung ipinagkaloob, sila ay nagpupulong. Yung dilang apoy, nandoon po sila sa upper room. Okay?
At lahat ng mga pagpupulong ay mahalaga, lalo na yung mga prayer meetings na yan. At kinakailangan nating maranasan yung paggawa ng Banal na Espiritu sa ating buhay ngayon, yun ang early rain. Kasi kung hindi, hindi natin mararanasan yung latter rain na yan. Pang-apat, yung pong paglilinis ng kaluluwa araw-araw, dadalangin po tayo, ihilingin natin na sa pagmulot ng ating mata, puspusin tayo ng Banal na Espiritu, na sa pagpikit ng ating mata ay lilinisin tayo at gawin tayong karapat-dapat, baka hindi na tayo gumising. Ano po? At lagi nating linisin. At alam nyo, ang best purifier of the soul is no other than the Scripture. Ang banal na salita ng Panginoon. Hindi po yung telenovela. Ha? Hindi po yung telenovela. Hindi po, sino ba ang sikat ngayon? Nawala na si Gabriel. Ha? Aldab? Hindi yata popular ang Aldab sa channel 2. Ha? So, hindi natin alam mga kapatid, kasi ang Aldab sa tanghali yata yan. Pero ano man yan mga kapatid, kinakailangan natin maglinis ng ating kaluluwa. Okay? Pang-lima, kinakailangan paggamit tayo sa Banal na Espiritu, hindi tayo ang paggagamit, hindi tayo ang gagamit, kundi tayo ang paggagamit mga kapatid. At alisin natin yung anumang bagay na masamang kalooban sa kanino paman. Yung mga taong gumawa sa atin ng masama at yung mga taong nagiinis sa atin, may utang sa atin o ano pa man yan, may atraso sa atin, patawarin natin mga kapatid. Kasi ang sabi ni Jesus, love your enemies, do good to them that hate you. Ha? Love them mga kapatid. At kung meron mang hindi ka naunawaan, ay humingi ka ng tawad. Ha? Laging mas maigi na tayo ay nalinis araw-araw. And prepare for the outpouring of the latter rain. Okay? At lagi nating isuko ang ating sarili. At ang sabi dito, it is not only at the beginning of Christian life that we renounce self. The renunciation of self is to be made. At every advanced step heavenward, it is to be renewed. Ito pa. There is nothing so offensive to God or so dangerous to human soul as pride and self-sufficiency. Of all sins, this is the most hopeless and most incurable, mga kapatid. Ang sabi dito, we have but a short lifetime here, but the life to come is eternal. Hanggang anong oras ba ako, Sir Joey? Ha? The life to come is eternal. Okay? We may have a short, we may attain and to the daily consecration of ourselves to God. Through the aid of the Holy Spirit, let us come to the throne of the infinite love and there wait and watch to see the fulfillment of the promises of God. At ang sabi dito, make your appeal to Aba. Make your appeal to mga kapatid. Humingi tayo ng karapatan sa langit. Ah? At mga kapatid, yung ating buhay ay maikli na lang. Bakit hindi pa tayo magtapat? Bakit hindi pa natin gawin yung the best natin sa paglilingkod? Kunti na lang ang buhay natin. Yung nasa 50 and above, I see na yung 40 and above, nasa tapos na yung kalahati ng buhay mo, kunti na lang kinabubuhay mo. Yung nasa 50, medyo malapit-lapit na. Yung nasa 60, malapit na sa hukay, amoy lupa na. Amoy lupa na. Ah, mga kapatid, alam nyo? Doc Tam, nakita ko sa isang magazine, 2 years ago ito, ang lifespan ng Pilipino ay 58, yung lalaki. 58, napakababa. Ha? At ang babae, 63. Mahaba-haba ng konti. Pero sabi ni King David, the life of a person is 3 score and 10, 70. Ha? Pero mga kapatid, yung latest na ano yung study yun, 2 years ago, Pilipino ha, ay 58 ang lalaki, 63 ang babae. So kung nando doon tayo, pag lumampas ka doon, gift mo na yan sa Panginoon. Amen? Ay bakit hindi pa tayo magtapat? Gawin na po natin, bonus na yan, gawin na po natin yung ating pagtatapat. Ha? Ang ating isipan yung eternal life. Eternal life, mga kapatid. Okay, ito.
Andito ngayon tayo sa Antipolo, nilampasan natin yung West Valley Fault. Ha? Yan yung pula na yan, yan yung fault. Ha? Yan. Ito yung satellite view. Ayun ang Tanay, nandun tayo. Nalampasan na natin. Okay? Yung pula na yan, yan ang West Valley Fault. Okay? Mga kapatid, ito yung latest na affected area na ilabas ng PBOX just a month ago. Okay? Ang West Valley Fault, 100 kilometer fault is on the segment of an active fault, valley fault line. The West Valley Fault transcends portion of Quezon City, Marikina, Makati, Pasig, Taguig, Muntinlupa. Sa Bulacan, Doña Remedios, Trinidad, Norsagaray, San Jose, Del Monte City. At sa Rizal naman, yung Rodriguez at saka San Mateo, hindi nabanggit. Sa Laguna, San Pedro City, Binyan, Santa Rosa, Cabuyao, Calamba. Sa Cavite, baka lalayo-layo na pastor, bakit Cavite pa meron? Ha? Carmona, General Mariano Alvarez, pati Silang, pati Tagaytay, kasi handang Tagaytay ang fault line na yan, mga kapatid. Ito ang sabi, yung 1 month ago, inilabas. Okay, ito ang warning. Facts about Valley Fault. The strongest earthquake recorded in the country was an offshore magnitude. Ibig sabihin, ang lindol galing sa dagat. Earthquake in Mindanao in 1920s and certain seismological models predict the possibility of another 8.3. Huh? There is another possibility of 8.5 magnitude. At ang major West Valley Fault movement could result into a disaster never before seen in proportions, mga kapatid. No longer the fault runs. PBOC Director Renato Sildum Jr. said, the higher the magnitude, the higher magnitude, it all means so longer duration. Okay? Larger the earthquake, the longer the shaking, he said, adding that major quake will probably last at least 30 seconds based on duration magnitude formula. A magnitude of 7.2 earthquake that lasts for at least 30 seconds. If that happens in the West Valley Fault, about 34,000 people may die in an instance. Patay agad. Huh? That staggering estimate does not take into account the toll from other disaster that may follow, like fires. Okay? Hindi ko kayo tinatakot, mga kapatid, ha? Okay. According to the Metropolitan Manila Earthquake Impact Reduction Study, okay, meron pong mga nag-aaral, 7.2 magnitude earthquake from the West Valley Fault will result in the collapse of 170,000 residential houses and the death of 34,000 people. Another 114 individuals will be injured, while 340 houses will be partly damaged. Sangayon sa sorbeyan, mga kapatid, at least 7 bridges will fall off while 10% of public buildings will be heavily damaged. At ang tubig mawawala. 4,615 kilometers of water distributed pipes will suffer 4,000 points of breakage. 30 kilometers worth of electrical cables will be cut and 95 kilometers of communication cables will be disconnected. Cellular phone services will be congested and out of use. Mga kapatid, yun ay possibility, mga kapatid. Pero ang Chile, let us remember na kung ang earthquake salit-salitan from east to west to east to west, ganun-ganun sila. Ang Chile, delikado kasi more than a week ago, nagkaroon sila ng 8.2 magnitude earthquake doon, pinakamalakas. So pagkatapos niyan, susunod naman dito sa east, salit-salitan po yan eh. Ano mang bansa dito sa atin, tamaan ng Thailand, tamaan ng Japan, Indonesia, tamaan ng Philippines, salit-salitan po yan eh. Pag lumindol doon, ang susunod dito, susunod naman doon, salit-salitan sila. Okay? Ngayon, anong kinalaman nito sa latter rain? Anong kinalaman nito sa mga ingat niya, mga kagaya ninyo at kagaya ko? Mga kapatid, we have a burden. Kung mamatay yung 34,000, meron tayong pasanin, makarinig kaya sila ng pabalita?
That's the work of the church. For you and I, as an officer, mga kapatid, number one purpose, kung tayo'y tumanggap ng latterin, ay magkakaroon ng lakas ang gawain ng Diyos para tapusin ang kanyang pamahayag. Ito pa. To prepare the saints to stand in the period when the seven last plagues shall be poured out. Ang pinakamagandang preparation, maganda rin yung mga emergency preparation natin ginagawa, pero ang pinakamagandang preparation, mga kapatid, is our spiritual preparation. Amen? Yung ating spiritual preparation, mga kapatid. It is the latter rain that revives and strengthens to pass through the time of trouble, mga kapatid. Kaya anuman dumating na trahedya, the big one man yan, at saka marami pang susunod na mga trahedya, pag tayo ay puspos ng banal na espiritu, tuturuan tayo kung saan tayo pupunta bago lumindol. Itatago tayo, iingatan po tayo. Walang mangyayari sa atin. Ang kinakailangan natin, siguruhin natin na meron tayo at puspos tayo ng banal na espiritu. Amen? Yun ang pinakamahusay na guide natin sa panahon ng disaster. Yun ang pinakamahusay na proteksyon natin sa panahon ng trahedya at dadating ng mga panganib sa hinaharap, mga kapatid. Pinakamagandang preparation niya. Bakit? Meron tayong gawain para tapusin ang gawain ng Diyos bago dumating ang ating Panginoon. Pag hindi natin inilagay ang ating sarili na tanggapin ang kapangyarihan ng banal na espiritu, mga kapatid, mawawala natin ang ating mga kaluluwa at hindi natin pwedeng sisihin ng sino paman. Kaya ang paghahanda ng banal na espiritu ay ganoon na lang, mga kapatid. This is the last slide. Ang sabi dito, tignan natin, mga kapatid, heavenly intelligences are waiting to cooperate with human instrumentalities that the world may see. Human beings may become through a union with the divine. Those who consecrate body, soul, and spirit to God's service, na tayong mga treasurer at mga lahat ng magkakaloob, will constantly receive new endowment of physical, mental, and spiritual power. Magkakaroon tayo ng kapangyarihan. Kapangyarihan, mga kapatid. The inexhaustible supply of heaven are at their command. Ha? Kapag puspos tayo ng banal na espiritu, ha? Mga kapatid, yung kapangyarihan na yun ay gagamitin natin sa tamang paraan. At magkaroon man ng disaster sa kabi-kabilang panig ng daigdig. Mga kapatid, ang anak ng Diyos ay patuloy na gagawa at tatapusin ang kanyang banal na gawain. Hindi matitinig sa trahedya. Amen? Amen? At ang church ay itataas ang kaluwalhatian ng Panginoon at magkakaroon ng maraming pondo sapagkat kayo na mga nagtatapat ang hahawak ng pondong ito para gawain sa huling pagtatapos ng banal na gawain ng Panginoon. Christ is then the life of his life. The Holy Spirit puts forth its highest energies to work in the mind and heart of people. To everyone who offers himself to the Lord for service, withholding nothing, is given power for the attainment of measureless result. Brethren, mga kapatid, bibigyan tayo ng kapangyarihan para ma-attain natin ang goal ng church, tapusin ang gawain. At ang role ng treasurer ay napakahalaga sa panahong ito. Mga kapatid, ilan dito sa ngayong umagang ito nagtatalaga ng kanyang buhay at sasabihin niya, Lord, I want to be included in those people who will going to receive the lottery. With those people who are going to receive the lottery. Will you please raise your hand? The Lord bless you. The Lord bless you. Please bow down your heads and we will pray together. Ating most gracious, loving Father, gracious and most precious Son of God, Jesus Christ, and the all-loving, all-patient Holy Spirit, we come to your throne of grace at this very moment. Father God, you please search our hearts and mind. If ever you found any unworthiness, anything that is not worthy of you, please, Father God, forgive us. You have seen our weaknesses, you have seen our lives. Father God, please purify us.
and accept us just as we are right now. Please, Father, possess us with your Spirit and let us always experience your empowerment. Help us to consecrate our lives unto you every day and open our hearts and minds for your leadings, for your guidance, and prepare us for the battle, not only of the tragedy that will come to us, but especially, Father God, instill in us our goal, instill in us our mission, so that we can finish this, and you will take us home when you come the second time. So please, Father, accept us just as we are right now. Possess us with your Spirit. For this we ask in Jesus' name. Salamat, Pastor.